ating munting channel, munting rabbit tree. Ngayong umaga, naglalagay tayo ng nest box sa ating nag-iisang rabbit na buntis. Kung alala nyo, yung ating nag-false pregnancy na rabbit, nakastahan na yun last March 20. Expected natin mag-drop or manganganak siya ngayong April 20. And maglalagay tayo ngayon ng nest box. Ngayon ay April 18. Okay? So maglalagay tayo ng nest box. Nga pala, ang tanong, kailan dapat tayo maglalagay ng nest box? At sagutin natin yan pagkatapos ng paglagay natin ng nest box. Okay? Yan. Lagay tayo. Teka. Sabay kayo. Ito yung ating rabbit na nag-false pregnancy. Nakastahan at expected natin na mag-drop ngayong April 20. Kaya pala, ang cage na to ay intended for isolation. Kaya ganito yung cage na to. Meaning, isolation cage, meaning kung may mga rabbit na may sakit, pwede natin ilagay dito at ihiwalay. So, since na kulang tayo sa cage, gagamitin muna natin para sa kanya, para magkaroon siya ng kits. Okay? So, lagay natin yung ating nest box. Kasi nga pala, ang nest box, depende na sa design ninyo. May box talaga na close na ang rabbit pwede lang pumasok, tsaka close na lahat. Ang nest box na ginagamit natin dito ay ganito, yung basket na nabibili natin sa mga mall. Ayan. Lagay natin to kasi expected natin siya na mag-drop ngayong April 20. Ayan, kasyang-kasya. Kasi maliit na kanyang lugar. Okay. Dalihan lang natin. Okay. Ang tayong ano dito. Cable tie or na plastic. Plastic cable tie ba tawag nito? Kirang ikon. Ipat lang nato niya. Kung mag-nest na siya, automatic na. Okay. Dito. Dito. Yan. Okay. Yan. Magalaw pa. Magalaw. Magalaw. Ay, nako. Yan. Pwede ka na mag-nest. Okay. Parang secured na. Yan na, nagagalaw. Yan, parang secured na yung ating nest box. Hindi na nagagalaw. Pwede na siya mag-nest dyan. So, abangan natin yung pag-drop niya ng mga kits niya. So, expected natin by Wednesday. Ano siya? Mga nganak na siya. Magkakaroon na siya ng kits. Ayan. Secure na ating nest box. So, ayan mga kaibigan. Ang tanong kanina, kailan ba dapat tayo maglalagay ng nest box? No? Sa amin dito, naglalagay kami ng nest box 3 days before expected date. So, ibig sabihin, ngayon ay April 18, naglagay tayo ng nest box. 3 days before talaga na mag-drop yung rabbit natin. Kasi may early as 2 days before due date, nag-drop na siya or nanganganak na yung rabbit natin. Ang range talaga ng pagbubuntis ng rabbit nasa 30 to 33 days. Okay? 30 to 33 days. Yun yung expected natin na mag-drop. Meron din kasi early as 29 days or 28 days mag-drop siya. Meron din na mag-drop siya hanggang 33 days.
Pag lumampas na siya doon, medyo late na yung ating expected date na panganganak ng rabbit. So, kailangan na natin mag-inject or tulungan natin yung ating rabbit. 3 days before or 2 days before. Pero mas maganda talaga na 3 days before due date natin ilagay ang ating nest box. Ayan po, naglagay din tayo o nagdagdag tayo ng tuyong damo. Pwede rin nating dagdagan yan ng mga papel para sa kanyang nest or nest box, no? Ayan, isa rin sa mga dahilan bakit tayo naglalagay ng nest box 3 days before ng kanyang due date para maka-adjust po yung mother daw natin. Ayan. At saka may ihanda niya yung nest box. Ayan. Kasi ihanda niya pa yung nest box niya, magbubunot siya ng balahibo. Ayan. Kung walang nest box yan, malalaglag yung mga balahibo. Hindi maganda yung nest na gagawin niya. Same time, maka-adjust siya sa bagong nest box na nilagay natin. At kung bagong lipat natin siya sa isang cage, maka-adjust din siya sa kanyang lugar. Yan, isa rin sa mga dahilan bakit tayo naglalagay ng nest box 3 days before sa kanyang due date. Yan. Actually, nakita ko siya kanina nasa loob. Inaayos na yung tuyong damo na yan. We are expecting na on date to siya. Kasi lagi siyang bumabalik-balik sa kanyang nest box. So, ibig sabihin nag-a-adjust siya, nag-ahanda para sa kanyang panganganak. I hope na nasagot natin yung tanong mo, kaibigan, kung kailan ba talaga dapat maglagay tayo ng nest box sa ating rabbit. Okay? Yan. So, salamat sa mga tanong. At ito yung ating mga rabbit ngayon na nawalan na natin yung mga kits. Yan. Ito. Si Yula, si Yuna, si Gamatoy, at saka si Lilo, at saka si, ano, si Grace. So, kina-condition na lang natin yan sila. Kasi by month end, pwede na yan siya pakastahan ulit. At mag-breeding season na naman tayo. Thank you so much mga kaibigan. At kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa Facebook or mag-message kayo sa ating Facebook. At the same time, mag-comment sa ating YouTube channel. Okay? For sure naman, nasasagutin natin. Ayan, kaibigan, at kung bago ka lang dito, at for more videos, please do subscribe, follow, comment, and share sa ating channel. Okay? Thank you so much. See you in our next video.